tayo, pero alam nyo, nakita nyo yung pattern, di ba? Siya yung drug lord, pero akusahan niya si Senator Dilima na drug queen daw. Siya yung may ill-gotten wealth, siya yung may bank accounts na tago, pero ako daw yung merong bank accounts. So, na, ano yan ha, umami na yan. Itong kay Senator Dilima, na-acquit na siya, na-dismiss yung mga kaso. Kumaga, maliwanag. Tapos, ito ngayon, ako sinabihan na may back channel, ano, na binienta ko raw. Ganito, no? Ang ebidensya nila, dahil nag-back channel ko. In-explain ko, yung pagpa-back channel, hindi po yan illegal. Yan po ay isang foreign policy tool na ginagamit para to resolve yung mga pensions. Ngayon, sinabi na hindi ko daw nasagot si Enrile, therefore binenta ko na. Parang ang laki naman ng nilunan nyo, hindi nyo nga alam eh. Hindi ko pwede ilabas yun kasi ang back-channel negotiations, ano po yan? Confidential yan, classified yan, foreign affairs, national security implication, hindi pwede. Ngayon, tignan nyo na lang yung resulta. Di ba? Nawala yung mga barko doon sa Scarborough, mahigit isang kanya. Tapos, nag-file tayo ng arbitration case si President Aquino nung hindi umalis yung tatlo. So, yun na lang tignan yung resulta. Okay, huwag na yan na hindi. Ngayon siya, pala ngayon ang lumabas na merong secret deal na China mismo ang nag-admit. Di ba? Kasi kung ako yung merong ano dyan, secret deal. Sasabihin. Oh. China. O teka, meron na kaming binenta na yan ni Trillanes tsaka ni Pinoy. Kami na yan. Tapos, ba't walang ganun sinasabi? Kaibigan nila 6 years si yung China nung panahon ni Duterte na pwede sabihin nila, ano bang secret? Ilaglag ka na, Wala eh. Diba? Hawak nila yung Malacanang, hawak nila yung DFA records. Wala. It's all a lie, ganun si Mr. Duterte. Oh, ngayon, di ba, even itong kay President Marcos, sasabihin niya, ano daw, may video daw na nag-snort. Tapos, siya pala yung, ano, yung bangag, kasi siya yung gumagamit ng, ano, yung fentanyl na pinakamalakas na droga sa buong mundo. By his own admission. Kaya kita mo yung ano niya minsan, lutang na lutang, ano? O, isa pa pala yan. Sinasabi nila si Vice President Lenny Robredo daw yung lutang. Eh, ito si Duterte yung lutang. Makikita nyo, talagang bangag. Anyway, ganun siya. That's how he misdirects yung mga ano niya. Kasi magaling siya mag-communicate sa tao eh. With conviction. Pag sinabi niyang ganito. Marami nga naman ang iniwala. Pero ang kagandahan nito, things are changing. Maraming namumulat. Makikita na nila na ito pala si Duterte talaga ang kontrabida.